What's up? This is Kyo Katman. Back again for another video. Ang pag-uusap natin today is about mga smartphones, smartphone displays, mga yung LCD and LED at yung mga uri ng mga LCD at uri ng mga LED. Ngayon, kung interesado ka, tara, let's start! Okay, start na agad tayo. Dalawang uri ng klase ng displays. There are LCDs and LEDs. LCD is a liquid crystal display. So, ang pinakapagkakilala ng mga LCD displays sa smartphones is yung meron siyang backlight para makita natin na mas maliwanag yung display sa LCD. Yung pangalawa naman is yung LED, which is a light emitting diode. Ang pinakapopular naman na pagkakilala sa mga LEDs ay yun nga, unlike sa LCD na gumagamit ng backlight, ang LED ay may sarili silang light. Sila mismo ang nagpo-provide ng sarili ng ilaw or para sa kulay nila. Understood? Yun yung mga basic. Basic to ah. Basic lang. Huwag na nating i-advance kasi kawawa yung mga hindi familiar sa mga jargons ng mga babanggitin natin. So, basic references lang to ah. Okay? Parehong display na yan, LCD and LED, parehong ginagamit both sa mga smartphones at saka sa mga TV. Smart TV, yung screen ng computer nyo, sa laptop, yan. Both technology ginagamit yan pareho. Anyway, punta tayo sa mga types of LCD. Sa LCD muna tayo. Sa types of LCD, start tayo sa pinakauna, yung pinakaunang ginamit ng mga smartphones. Ang una is yung resistive touchscreen. Yung resistive touchscreen, hindi na siya halos ginagamit ngayon. Actually, hindi na. Wala na nga yata ang smartphone ngayon na gumagamit ng resistive touchscreen. Talagang inobsolete na yata siya sa market. Para sa mga smartphones, ha? Hindi ko alam kung sa ibang technology. Baka sa calculator ginagamit pa rin yun. Pero sa smartphones, alam ko inobsolete na siya. Kung mali ako, pakilagay na lang sa comment section kung may alam kayo mga smartphones na gumagamit pa rin ng mga resistive touchscreen. Nung nirelease yan, usually nilalagay yan sa mga low-end ng smartphones. Mga low-end lang. Tsaka yun, nung time na yun, ginagamit ng resistive touchscreen, medyo kailangan madiin na madiin. Sakit. Nagagamit ako dati ng resistive touchscreen eh. Yun nga, madiin, mahirap ipindot yung sa nakakainis. Mas effective siya actually kapag ginagamitan siya ng yung pen, ang tawag sa ganun. Ang tawag doon, stylus pen. Yan, stylus pen nga yata tawag doon. Tama ba? Yan. Tsaka yun nga, mas okay lang siya kapag single touch lang. Sumunod doon, yung medyo ginagamit sa high-end, yung capacitive touchscreen. Okay? LCD to, nasa LCD pa rin tayo. Capacitive touchscreen. Sa capacitive touchscreen naman, mas durable siya sa resistive touchscreen, tsaka mas supported niya yung multi-touch. Doon yung multi-touch. Tsaka mostly sa high-end phones nga lang siya nilalagay. Tsaka, sa capacitive touch, hindi mo kailangan ipagkadiinan yung pindot sa screen, yung talagang makikita mo na naghalos nagre-rainbow na yung screen kasi LCD is liquid, di ba? Makikita mo para may tubig na nabumuo. Pero sa capacitive touch, kahit light lang yung touch, okay, nagagana na yung screen. So mostly sa mga high-end mo siya makikita noong time na yon, dati noong na-release yun. Pangatlo is yung TFT LCD. Ang TFT LCD screen naman is kaya mas okay siya sa capacitive at saka resistive. Kaya mas okay siya sa capacitive at saka resistive is dahil mas mabilis yung response rate niya. Yung pag pinindot mo, napoprocess agad ni processor. Mas mabilis. Kaya nga yung delivery nung touch input. Ang ibig sabihin ng TFT is thin film transistor LCD. TFT screen LCD. Typically, ginagamit din to sa mga low-end na smartphones. Kasi mas mura nga siyang i-manufacture. Ang downside naman ito is malakas siya sa battery. Narrow viewing angle. So, ibig sabihin, kailangan kapag binu-view mo siya, kailangan kitang-kita, kailangan nasa harap ka mismo ng screen. Kapag medyo tumagilid ka ng konti, medyo lumalabo na, hindi man siya masyado mabasa. So, yun, medyo narrow yung viewing angle niya. Tapos, medyo weakness niya rin yung direct sunlight. Okay, sobrang liwanag na bumbilya, liwanag na sa room. Sunlight or maliwanag na room is medyo nag-umpisa na siyang hindi ganun ka-sharp once na na-expose siya sa sobrang liwanag na sources. So, at that time, yun yung pinakamabilis. At that time lang ha. Yun na yung pinakamabilis sa resistive at saka capacitive. Pero, compared sa bilis ng mga LCDs ngayon, walang-wala na yon. Pero at that time, yun na yung mabilis eh. Siyempre, yung pa yung technology noong time na yun. Sumunod doon is yung IPS LCD screen.
IPS LCD screen, ito yung ginagamit na ngayon. Pero dati, hindi rin naman siya ganun kasing ganda or kasing performance level na sa kumpara ngayon. Pero kasi tuloy-tuloy pa rin ang pag-improve ng IPS LCD compared sa dati hanggang ngayon. Currently, talagang continuous pa rin ang improvement. So, kaya hanggang ngayon, sikat pa rin mga IPS LCD sa mga smartphones. Actually, yung mga mostly ng mga smartphones na mga nasa low-end to mid-range, gumagamit na ng IPS LCD screen. Mostly, IPS LCD means in-plane switching LCD. Compared sa TFT screen, mas wide yung viewing angle niya. Okay, sabihin, pwede mo siyang ma-view pa rin kahit nakatagilid yung smartphone. Kita mo, try nyo yung smartphone nyo ngayon. Malamang IPS LCD ang gamit nyo, so kahit na medyo nakatagilid ng konti, nakikita nyo pa rin yung display na maayos. Kung TFT yan, medyo nagbe-blur na yan pagdating sa gilid, pag gumilid na kayo ng konti. Okay, so yun ang mga IPS LCD. Dati, pang mga high-end lang na smartphone ang IPS kasi nga medyo mas mahal siyang i-manufacture kumpara sa TFT. Siyempre sabi ko nila, di ba mas mura i-manufacture ang TFT, mas mahal ng konti. So dati, pang mga high-end lang ang mga IPS. Ngayon, ang mga IPS ngayon is pang low-end na lang to mid-range. Kasi medyo siyempre nagmura na rin yung production, medyo namamaster na ng mga manufacturing company. Plus, yun nga, meron na kasing LEDs, AMOLED. Sa ngayon, ang pinakalatest yata na IPS LCD is may support na up to 120Hz sa mga smartphones. Sa mga smartphones, ha? Pero I think sa mga monitor ng mga computers, kaya na hanggang 300 to 400Hz na refresh rate. Sa ngayon, sa smartphones, I think hanggang 120Hz lang na refresh rate. Hindi ko sure, eh. Pero yun nga, ang IPS ngayon ang may pinakamagandang refresh rate. So, best for gaming talaga ang mga IPS LCD. Kaya mas preferred ng mga gamer yung mga IPS LCD sa ngayon. Kasi mas mura and yun nga, may refresh rate. Mas mura at least sa mga OLEDs na may high refresh rates. So, yun yung mga LCD na display. So, currently, ang pinaka-highest ngayon is IPS LCD and yun yung ginagamit mostly sa mga low-end to mid-range smartphones, at least. Ngayon, punta naman tayo sa mga LED or light emitting diodes. O, mga types of LEDs, start tayo sa umpisa. Ang ginamit na talaga sa smartphones ay yung type of LED na tinatawag na OLED or Organic Light Emitting Diode. Yun, OLED. Siyempre, mas energy efficient siya sa mga LCD. So yun, mas tipid siya ng konti sa battery. Mas brighter siya. Mas mabilis ang response rate sa touch. At environment friendly kasi nga organic. So mostly carbon-based siya noong time na yun. The problem is, ang weakness naman ng OLED is masyadong maikli ang buhay ng mga OLEDs. Kung hindi siya maabutan ng screen burn, mamamatay na lang siya ng kusa. So yun lang yung mga OLED. Sumunod doon is yung AMOLED. Yun na yung AMOLED, yun yung pride ni Samsung. Ibig sabihin ng AMOLED is Active Matrix Organic Light Emitting Diode. Haba ng pangalan. So AMOLED na lang. Ang technology naman ni AMOLED is gumagamit siya ng TFT screen. Di ba mabilis naman ang TFT screen? Siyempre, nag-improve na rin ng konti ang TFT screen noong time ngayon, noong time na nirelease yung unang release ng AMOLED. So, TFT screen siya sa ibabaw ng OLED screen. Okay, so para pinaghalo ang LCD at OLED sa AMOLED. Again, faster refresh rate, better viewing angle. So, parang IPS na rin siya. Medyo pwede mo na siyang i-view na sa gilid. Tapos, deeper blacks. Maganda ang black. Yung pag sinabing black, madilim. Talagang totoong black. Hindi yung parang black na meron pang silhouette ng liwanag na puti. Pag black talaga pag AMOLED. Alam nyo na yan, I'm sure. Nakita nyo na sa mga commercials. Kaso nga lang, at that time, syempre, masyadong mahal siya. Cost more to manufacture. Mas better yung images niya kumpara sa IPS LCD, pero that time hindi pa ganun ka-sharp yung mga AMOLED. Okay, siyempre mga low resolution pa noong time na yun. Usap pa na ng mga 720, 640p, tsaka yung highest na dati is 1080p noong release yun. Pero siyempre ngayon, mas nag-improve ng AMOLED. Iba na ngayon ang mga AMOLED. Yun nga lang, kahit na nag-improve na ang quality ng mga AMOLED, prone pa rin siya sa screen burn. Actually, meron tayong video about screen burn. Ito. Na kung hindi nyo papanood, click nyo lang yung lalabas dyan. Or, kapag wala dyan, ilalagay ko sa video description sa baba. Sunod, POLED or POLED. Ang POLED naman is yun yung parang pinantapat ni LG kay AMOLED nung nirelease ni Samsung si AMOLED. Gumawa rin si LG, pero ang kanya is tawag is POLED or POLED. Aliman nyo, kung saan kayo komportable. Basta yun yung spelling, POLED. POLED means plastic OLED.
gumagamit siya ng plastic kasi ang purpose yata, kasi ang purpose ni LG noong time na yun is para makapag-create ng mga flexible displays. So nauso doon yung mga yung LG Flex nagbe-bend. So yun. Yun yung ginawa ni LG para pantapat sa ginawa ni Samsung na AMOLED. The problem is mas prone siya sa screen burn. So mas malala siya, mas malala yung kaso niya ng screen burn kumpara kay AMOLED. Although aside sa screen burn, mas matibay ang PLED kasi nga dahil nga flexible siya. So kapag ka nababasag, yan nauso nung time na yun, nirelease ni LG yung mga smartphones nila na merong military grade na kapag nalaglag hindi agad nababasag. Hindi naman totally na invincible, na mas matibay lang ng konti sa mga AMOLED nung time na yon. At saka yun nga, masyado siyang malakas sa battery. So, similar kay AMOLED pero hindi ganung ka-refined. Malakas sa battery at yun nga, mas mabilis magkaroon ng screen burn. Yun yung LG na PLED. Sumunod dun is yung SAMOLED. SAMOLED, ibig sabihin, Super AMOLED yun. So, syempre, obviously, Super AMOLED is upgrade ng AMOLED version. This time, imbis na hiwalay yung touchscreen sa mismong color display, yung display na nag-ano ng color ng images, this time, built-in na. This time, built-in na ang touchscreen at ang mismong color display. So, dahil dito, mas manipis na ang mga SAMOLED at mas mabilis yung refresh rate. Mas mabilis din yung response rate sa touch. Kasi nga, part na siya mismo nung LED, nung AMOLED. And the best part, mas sharp yung image sa AMOLED. Kaso, yun nga lang, hindi pa rin nila nape-perfect yung screen burn issue. May screen burn issue pa rin siya. Panglima, yung tinatawag na DAMOLED. Dami lang AMOLED pa. DAMOLED means Dynamic AMOLED. Ito naman yung version ng AMOLED na meron ng HDR10 Plus support. Yan, HDR10 Plus support. HDR10 Plus mostly para sa mismong local display niya is talaga mas buhay na buhay, mas accurate yung kulay. Actually, marami na siyang certification ngayon na sinasabi na, yun nga, mas real life yung kulay ng display ng DAMOLED kumpara sa ibang mga AMOLED versions. Also, pagdating sa response rate, ito na yung advanced na talaga. Another improvement kay DAMOLED is lesser blue light. So, mas less strain siya sa mata. Kapag lalo sa long exposure, kung gamer ka, mas less strain siya sa mata. And pagdating naman sa screen burn, actually dahil bago nga lang siya, na-release lang siya yata last year, hindi pa natin alam kung prone din siya sa AMOLED screen burn. So hindi pa natin pwedeng sabihin yung part na yun. Pero kung na-improve nila, that's good. That's good news. Pero pero hindi tayo masyadong mag-expect na mataas. Lalo't ang taas ng contrast ratio niya. Wala muna tayong sasabihin tungkol sa screen burn na ni D-AMOLED. Finally, ang F-AMOLED. Okay? Ang tinatawag na Fluid AMOLED. So, F-AMOLED is Fluid AMOLED. Technically, para din siyang D-AMOLED, Dynamic AMOLED. Ang difference naman niya is siya yung AMOLED na merong 90Hz screen refresh rate. Meron pa akong mga nakitang ibang special mention is yung organic LCD. Parang organic version siya, kaya OLED is organic LED. So parang gumagamit sila ng version similar ng LED pero LCD lang siya. Hindi ko na masyadong chinek yun kasi hindi pa rin naman siya available sa market. There was also this Japan flexible LCD. Hindi pa rin siya na-release sa market. Yan, parang in-announce lang siya ng Japan na gumagawa sila ng ganong uri ng LCD. And there's that PM LED. Alam ko na discontinue na to kasi parang maraming issue. So hindi na rin ko na rin siya isinama. Yung mga special mention. Kung meron pa ako hindi nabanggit na mga uri ng LCD at LED, paki-mention na lang sa video description. Tapos, checkin natin kung ano. Or baka gusto nyo na ipaliwanag kung ano man yung uri ng LCD na yun. Note nga pala na lahat ng information na to are for basic references lang. Hindi to advanced. So, para lang to sa mga less techie ka nga. For advanced information, iwan ko yung mga link sa video description para mas ma-research nyo na maayos. Pero this was intended lang for para magkaroon lang kayo ng basic knowledge or pagkakaintindi both sa mga types of LCD at types of LED. So, sorry kung hindi ganun siya ka-advanced, hindi ganun ka-detalyado pa or kalalim yung information. Also, gusto ko rin i-clarify na yung mga binanggit kong mga features ng mga LCD at LED ay posibleng outdated na for a few years. Kasi gaya niyan si IPS LCD,
continuous kasi yung improvement niya, continuous siya nag-evolve, continuous na tinatanggal yung mga weakness niya at tinadagdag ng mga features yung mga manufacturer. So take this video as your basic reference lang. For advanced information, research nyo na lang yung ano pang hindi ko nabanggit na mga bagong features ni IPS LCD. The same goes with LEDs, yung AMOLED. So, kung ano man yung mga bago nila, kayo na lang din mag-research. Pero itong mga to, mostly, mga basic to, basic references lang. Basic references lang. This is not a complete version. So, yun. Final thoughts. Although, mas advanced ang mga LED display technology ngayon, like better contrast, better color, better battery efficiency, deeper blacks, yung mga black niya, mas talagang totoong black. Weakness pa rin ng mga LEDs na to, especially mga AMOLED, is yung screen burn. Prone pa rin sila sa screen burn, especially kung lagi kang naka full brightness at gumagamit ng white color wallpaper or any apps na mostly nakababad ka doon, tapos white pa man din siya. So, mas mabilis siyang magkaroon ng screen burn. Again, may video tayo dyan. Okay? Sa mga latest LCD naman, ngayon, IPS LCD, although nag-improve na ng konti sa mga battery efficiency, nag-improve na rin siya ng konti sa color at saka sa blacks, pero hindi pa rin siya syempre at par or on par sa mga latest na mga AMOLED versions. So, depende na lang din yan. Technically, wala ka ng talo kung alin man dyan ang napili mo. The point is, parang ang pinagbabasihan na lang dito is yung budget mo and yung totoong preferences mo. Kung okay lang sa'yo yung LCD or mas gusto mo ang LED. LCD or LED. So, kung meron pa kayong mga idadagdag, don't forget, may comment section tayo. Hanggang doon lang. I hope nakatulong kahit mahaba yung video. This is Kyokotman. Talk to you again soon.